Welcome to our world. Pupunta kami ng Crown Asia Antipolo kasi meron kaming pipick upin na bench press. Totoo nga naman na patience is a virtue kasi ang tagal-tagal na naghahanap ni husband ng bench press. Nakarating pa nung simula nung nag-lockdown, naghanap na kami na mapagbibili ng bench press. Sobrang wala kaming makita. Nanggaling na siya ng Raon, pumunta pa siya doon, tapos inikot-ikot niya pa yon. Sobrang wala, out of stock. Talagang kinulang din sila ng supply. Tapos, marami namang nagpo-post online. Kaya lang, parang ang bilis, parang mga 20 to 30 minutes pa lang, laging reserved na. So parang ang dami-daming gusto, ang dami-daming interesado ngayong simula nung nag-lockdown, ang daming gusto bumili ng bench press. Kaya inabot kami, payang mga 2 months, payang magantay ulit kung saan kami makakakuha nito. Tapos finally, kagabi, merong tumawag sa amin, merong nag-post sa Gym Pilipinas. So, yun, tinry namin, ngayon lang namin ito gagawin. First time namin na bumili online buying ng bench press. So, yun nga, merong tumawag sa amin na meron doon kakapost pa lang, parang 40 minutes pa lang yan na ipopost sa Gym Pilipinas. Ang presyo niya ay 7,000. 7,000 then 80 pounds na yun. Kaya ito, agad, kinabukasan, tinawagan namin si seller, tapos in-arrange namin yung pick-up kinabukasan ng umaga. Kaya ito na, finally, nabili na namin. Ito siya, guys. At kumasya siya. Kasya siya dito sa sasakyan namin. Kita nyo ba? Ayan. Andyan siya sa whole shit. Tapos mamaya, pakita ko sa inyo yung itsura niya pag na-set up lang sa bahay. Ito, pakita ko. Pakita ko sa inyo yung naging transaction namin ni online seller kanina. Ito na. Itsura niya nung ma-assemble na siya sa bahay. Ayan. This is 80 pounds. Equivalent na rin siya sa 36.3 kilograms. Ayan yung itsura niya. Hindi kasama yung resistant band. Siya yung pinaka most popular lift in the gym. And ito raw nakakapag ano daw to ng upper body exercise natin that lets you lift the most weight. And ito raw ay nakaka-build din ng upper body strength. Ayan. Kaya popular itong si bench press.
At ito na Mom, she's ang aming home aquarium first time setup. Itong aquarium first time setup namin ay, ayan. Ito namang aquarium na to, actually feeling ko na pamahal kami rito, pero nagpa-customize kami ng mismong aquarium fish tank niya. Makapal kasi to, makapal yung pinagawa namin. So, inabot din siya ng 2,500. Equivalent na siya ng 50 gallons. Tapos, ito namang stand niya. Ayan, yung stand naman niya is, ayan, yung stand naman niya is pinakustomize na rin namin. Kami na yung bumili ng materials. And yung labor naman sa pagpapawelding, inabot din kami lahat for 1,000 pesos. Tapos, itong yan, as you can see, yung LED lights, yung LED aquarium light, and itong mga white pebbles and glow dark stones, lahat yan, binili ko na sa Shopee. And mamaya, ipa-flash ko sa screen kung magkano yung total na nagastos ko sa pagbili nitong, or sa pag-setup nitong first time aquarium namin. And, ito naman, nag-start na kami sa mga mumurahing isda. Ito si goldfish. Meron kaming goldfish. Nag-start kami sa 3 pieces na goldfish. 5 pieces na neon tetra. Ayan siya. Meron din kaming 5 pieces na mole fish. And si angelfish. Actually, 5 pieces din si angelfish. At hindi ko siya makita ngayon. Nagtatago si angelfish. Where are you? Ayun siya. Hindi siya masyadong nakapapakita. Wait, ayun, there. Ayan, ayun si angelfish. Nagtatago siya. So, nag-start na kami sa 4 na mumurahing isda lang muna. At siguro nag-start din kami bumili ng mga lahat ng plants dyan natural. Ayan. Ito mga submerged plants. So, si frogbit, itong ibang submerged plants, yan, kami na lang nag-design. Actually, kulang na kulang pa to eh. Meron pa kaming planong mga ilagay dito, pero sa ngayon, ito na lang muna. Ayan, nandiyan din si water lettuce sa taas. Tapos yung iba submerged plants na yan, hindi ko na alam kung ano tawag sa kanila eh. Ayan. At ito na nga, Mom, she's yung aquarium. Ayan, sana nakikita niyo yung isda sa likod. Ay, nakikita niyo ba yung isda sa likod? Feeling ko na pagastos ka rin sa pag-setup ng aquarium na to. Pero, okay lang naman kasi sabi nga nila, meron din yung mga health benefits ang binibigay ng pag-view ng aquarium. Like, sabi nila nakakakalma daw to or nakakababa raw to ng blood pressure and heart rate. And meron siyang calming effect. Nakaka-improve din to ng quality ng sleep. And nakakatanggal din siya ng stress. Kaya, okay lang kahit medyo napagastos ako. Medyo ipapagastos. At ipa-flash ko sa screen kung magkano lahat yung total na nagastos nitong aquarium na to. And yun lang, Mom Shi. Sana may natutunan kayo sa vlog ko today. And yun lang. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin today. And see you. And hope to see you on my next vlog.